All right, video blog check everybody. Azrael here, and we are back again for another tech vlog content. At nandito tayo sa ating mini office here in BGC. At meron tayong impromptu tech content kasi I have a friend who got this awesome smartphone. So on my hand is the Vivo V30 Pro from Vivo Philippines. Okay, we're going to do a hands-on test with this beautiful phone from Vivo Philippines, no? Meron siya nito, nabili niya daw nito sa store a few months ago daw. At pinahiram niya sa akin para matry at ma-hands-on ko yung Vivo V30 Pro. Kasi di pa tayo nakapag-hiram ng review unit kay Vivo Philippines. Dami nakapila. So I'll just ask my friend na aking hiramin itong kanyang Vivo V30 Pro at i-hands-on test. I wanna try the camera kasi yung camera ito may Zeiss camera technology at maganda yung kanyang photo and video output. So, before I do a hands-on test, let me discuss to you a very quick tech specs of the Vivo 30 Pro from Vivo Philippines. Alright, let's do this. Natin yung unbox kasi mag-hands-on lang tayo. Okay, let's do this again. For the display, meron siyang 6.78 inches AMOLED display na HDR 10+. Na merong 120Hz refresh rate. Meron siyang 1260 by 2800 pixels at meron siyang protection na shot A glass. Hindi ko alam kung ano yung shot A glass na yun, but it's for its protection. At some of the information is that ito ay ang OS niya is Android 14 na FunTouch 14. CPU niya is MediaTek Dimensity 8200 4nm processes. This is an octa-core at wala siyang card slot. I'm just viewing a tech specs dito sa isang website, no? At meron siyang 256GB of storage, meron siyang 8GB of RAM na storage, at meron siyang versions na up to 12GB of RAM na meron 512 at 256GB of storage. For the main camera, it's a triple camera with 50MP 23mm style. A wide angle 50 megapixel telephoto camera at another 50 megapixel. Grabe, ultra wide niya. So it's a triple 50 megapixel with Zeiss T lens coating and it can shoot up to 4K 30fps. Ayan, for the rear camera. And for the front camera naman, it's another 50 megapixel na wide din. It can shoot up to 4K 30fps. So imagine, this is safe. Parang apat na 50 megapixel. Ang ganda ng combination niya. And this is a 5G ready. Ano pa ba mga information dito? Okay, that's it. Ang ating tech specs. At least we got a information, lalo na for the camera. Very interested to try the camera. So let's do the hands-on test right now. Alright, let's do this. Alright guys, this is the Vivo V30 Pro from Vivo Philippines. So, thank sa ating friend na nakabili nito at pinahiram tayo. And this is the phone. Ganda, ang ganda ng build ng phone niya. It reminds me of another brand. Sobrang nipis niya. Ito yung mga style ng phone na gusto ko. Very slim, very easy to handle. So, let's check the body of the phone. So, ito yung screen niya. Ganda, ang ganda, grabe. Very smooth niya. Very ambilis na rin din yung kanyang response. And this is the front camera. Ayan, pinhole siya. Sa taas, medyo malinis. Pinakalagay na professional portrait. Oh, meron pang naka-minute dito at merong microphone dito sa taas. And sa side niya is very clean. Sa ilalim, it's the yung SIM tray, may microphone, USB Type-C. Tsaka isa lang yung kanyang speaker lang, sa baba lang yung speaker niya. Sa right side, it's the power button, tsaka yung volume niya. Sa likod, ang ganda ng style ng pag-camera niya, ang camera module niya. Square siya, so there's a triple 50 megapixel na camera at yung flash niya dito. Aura Light, OIS portrait, so may OIS ito. So, sa Vivo logo, at yung kanyang body is very reflective, na parang design ng mga dahon
very premium, very stylish yung kanyang body style niya, no? So, syempre, i-explore natin yung kanyang camera. You know, yung ginagawa natin dito. Eh. For example, oops, yung camera ko, it's nagwa-wobble. So, let's check the camera. So, uy, meron siyang 0.6x, meron siyang 1x, 2x, and 4x. So, nakita nyo, nagbabago yung ano, no? Uy, nakikita ko yung ano, guhit ng mga wall, no? Galing. That's the photo, no? For the video, there's a 0.6x, 1x, and 2x lang. But you can zoom that up to 10x. At for the photo naman, you can zoom it up to 20x. Ayan. For the portrait mode, there's 1x and 2x lang. Ayan. They have night mode, night camera mode, video, micro movie. At ito yung pagtamad ka, you can use this para makapag-compose ka ng video mo. And mayroon siyang high resolution for photography. That's 50 megapixel, yung tinatawag niyang settings. And meron panoramic, ultra HD, slow-mo, time-lapse, super moon. Uy, okay ito ah. Astro Pro version, yeah, for itinker mo yung mga settings ng camera. Magma-manual mode ka, snapshot, food, dual view. And this is myself sa dual view. Pwedeng bilog, pwedeng circle, pwedeng heart. ang galing naman ito. So, okay, balik tayo. At ano pa bang mga features niya ulit? Live photo. Ayan. This is so nice, no? So, let's try the selfie camera first. Selfie tayo. Buray mo na lang ito pagkatapos, ha? Okay, selfie tayo. Uy, ang bilis. Dahil kasi maganda yung lahat. Ang magandang version for the for the photo, no, for the selfie, na-notice ko meron zoom. Uy, may zoom. You can take photos na, okay, ganda yung point X niya. Ay, parang much better dun sa other brand na alam ko. Very fast, kasi naka 50 megapixel yung kanyang front camera. Kaya ang ganda, ang bilis. This photo pa lang to, ha. At let's check the samples. Ayan, no? Grabe, 50 megapixel yan, no? Naka-zoom in pa ako. Hindi mo na kailangan ilapit yung camera sa harapan mo. And for the video, we're shooting at 1080p, 30fps. Pero siya mag-shoot ng 4K of 260fps. Ayan, pero syempre, 1080p lang tayo na 30fps. So this is the front camera. And this is the front camera. Test mic, test check. 1-2-1-2. Microphone, test check. Video vlog check 1-2-1-2. And you can also zoom in sa front camera. Wow, ang ganda naman ito. Ang tindi, by the way, ang SRP nito, ah, parang 34,999, no, pag naka 512 GB, 12 GB of RAM. Yun ang kanyang SRP. So yung medyo mataas, medyo ibang level yung style ng phone na to, no. Pero ang ganda ng performance. Gusto ko tong style niya kasi triple 50 megapixel sa rear cam at isang 50 megapixel sa front camera niya. So, lumalabas na lahat all around, apat na 50 megapixel. So, that's the front camera. And let's switch to the rear camera. And I'm now vlogging using the rear camera. So, naka 0.6x tayo. Let me try to switch to 1x. So, para nagzo-zoom in lang siya, no? Para nagzo-zoom in lang siya. So, maganda yung style niya. Wala akong nakikitang parang resolution lost. We're still at 6.7x, 9x, 10x na yung maximum niya for video. And it's really nice. Nakikita ko yung quality niya. Hindi siya nagmumukhang cartoons. Ayan. O, mga bra yung mga binibidyo natin dito. Pero can I change the from the rear camera going to the front camera? Mukhang pwede kasi may switch dito. Ay, ang galing, grabe. Meron siyang switch from rear camera to front or front to rear, and continuous yung kanyang recording. And also pa naka 5000 milliampere battery rin din siya, which is very nice. Kanyang performance. Also, may OIS. Oh. Parang meron siyang stabilization
pwede kang mag-ultra, parang ultra stabilization, pero pag naka 60 FPS siya, oh, tapos parang iyaano na lang niya. Ika-crop na lang niya to get a mas stabilized video. Pero syempre, doon tayo sa standard lang na OIS niya, which is yun ang gagamitin na lang natin. No? So, ayan, this is a quick video using the Vivo V30 Pro. So, out na to in a market for $34,999. Sobrang ganda. Parang ito pala yung aking first time to do a hands-on test with a Vivo phone after 2023. Kasi parang tayo nakatry ulit eh. Parang ngayon na ulit, 2024 tayo. Parang this May lang tayo nakapag-try. And I'm glad yung friend natin is na-allow tayo to try it na. Alright, so thank you guys for watching. Maybe I'll do a quick video to do more of the camera test naman. Alright, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. Alright.